Good day mga papi. So ito na naman tayo, may kakabit na naman tayo sa ating Raider 150. So ito ang CNC front and rear axle natin. So ano yan, Thai concept style muna tayo. So bago natin kabit yung ating axle or ehe, pakita ko lang sa inyo itong isang turilyo na ito na ikakabit din natin. Sasabay natin siya sa axle natin. Ito yung white bolts natin. Parang gold bolts pero white bolts. Ito yung para sa ating rear disc plate natin. Pakita ko lang siya. Kasi yan, hindi lang kasi axle ay kakabit natin. Kakabit din natin yung rim set natin. Then ito nga, papalitan natin ng disc plate. PC Tech yung brand niya. So pakita ko na sa inyo ba't ako bumili ng tornilyo. So kung titingnan nyo, kailangan kasi siya may space na ganun or parang mushroom. Yan. Kasi pag tornilyo lang, maluwag siya. So dapat talaga may ganyan siya para medyo sakto lang. Kaya ako bumili. So pakita ko muna sa inyo yung nakakabit na disc plate sa ating rim set. May mga gasgas, saka medyo uneven na siya, lubog. Yan, kung kakapain niyo, medyo alon-alon yan dyan. So, kaya papalitan na natin yan. Then, ito yung bolt na nakakabit sa kanya ngayon. So, papalitan natin din yan. Kaya ako bumili ng bago. So, pakita ko lang sa iyo yung kaninang tornilyo, side by side. So, nakikita niyo naman yung difference, no, ng tornilyo. Ba't natin siya binili? So, balik tayo dito sa ating CNC na axle, front and rear. So, tanggalin natin yung plastic niya. So, pakita ko lang sa kanya sa inyo yung quality niya, yung itsura niya. So, ang nakalagay dito sa tag niya is Sonic/Raider. So, ina-assume ko pwede rin to sa RS150 Honda na 150. So, tanggalin lang natin sa plastic. Pakita ko lang sa inyo yung quality niya tsaka itsura niya talaga. Para bago kayo bumili, medyo may idea na kayo. So yung bakal naman siya, yung ehe. Then yung bolt sa gilid, madali naman tanggalin sa pinaka-thread niya. So ito ay pang Thai concept. So ayan, so bakal. Then meron siyang parang alin na lock sa dulo. Then yung mismong tornilyo. So, pakita ko lang sa inyo yung pagkakabit niya. So, bali, pag kinabit mo siya, unahin mo muna itong bolt. Then, meron kang allen bolt na parang lock. Yan. Lalagay mo naman siya doon sa dulo. So, yan. Siya maporma sa tinginan eh. So, yan. Pareho rin siya. Isa malas pa ikli lang yung isa. Yung pangharap. Yan. Kita naman sa itsura niya. Yung tag sa harap, iba. Nakalagay ay Wave Sonic Raider. So, pwede siya sa Honda Wave. So bago tayo pumunta sa ehe, kabit muna natin itong disc plate natin sa ating rim set. So ito yung tornilyo ulit natin. So kita nyo naman. So ito yung luma na kakabit. Ito yung kakabit natin. So uli muna natin itong disc plate. Check muna natin yung butas niya kung sakto. So sakto naman siya. Ito naman siya. Yan, ibalay yung parang pinakabutas na medyo malalim. Itong PC Tech kasi parang flat lang siya. Yung isa kasi medyo malalim yung kabitan ng tornilyo. Parang nakalubog siya. So, kabitan natin itong mga tornilyo. Yan. Kapitan lang natin. Konti-konti lang para pumasok yung pinaka ulo ng tornilyo sa bawat butas. Galaw-galawin lang. Oh, nagkamali yata akong gamit ng allen wrench. Medyo maluwag. Mukhang mabibilog pa. So, ito na yung tamang size. Yan. Kapitan lang. Alright. May kapit na siya. Okay. So, ito na. Yan. So, pwede na natin ikabit. Yan. Forma, bago kasi oh. So, kakabit na natin siya sa ating motor. Unahin natin yung likod. So, ito.
pagpapak kasi na natin itong mags natin. So, ang tekniko sa pagpapaklas ito, inuuna ko muna itong adjuster. Niluluwagan ko muna yan. Yan, gamit yung ratchet, luluwagan natin. So, yan, luwagan lang natin ito. Yan. Kabilaan yan. So, sa left side, luluwagan din natin. So, inuuna ko talaga yan. Bago natin tanggalin yung pinaka-bolt dun sa ehe. Inuuna ko lagi yung adjuster natin. Ayan, gamitin ulit natin yung ratchet natin. Tanggalin lang natin yung bolt, nuts and bolt nung ehe. I mean, yung mismong ehe, tatanggalin na natin. So, yan. So, tanggal na siya. So, washer yan. Tabi nyo lang yung washer. Gagamitin natin yung mamaya. Konting tulak. Then, after yan, tulak natin paharap yung gulong. So, ba't ko siya tinutulak paharap? So, doon natin para matanggal natin yung kadena. So, yun yung tekniko. Tanggalin natin yung kadena. So, mas natanggal na natin sa sprocket, isasabit natin siya sa swing arm. So, ayan. Nakita ko lang sa inyo. So, yan ang tekniko. Isasabit natin sa swing arm yung kadena. Then, yan. Pwede na natin tanggalin yung ehe tsaka yung gulong. So, hilahin lang natin yan. Yan. So, ganun siya kadali. Op, nalaglag yung spacer. So, bantayin niyo yung spacer na yan. Kakabit ulit natin yung pabalik. Tanggalin din natin spacer sa kabila. Baka mawala pa. Okay. So, tanggalin na natin. So, susunod na natin kabit yung ating rim set. So, bago yan, pakita ko sa inyo ba't ako nagpalit. So, yan. Lost thread na. Yan ang bonus pag second hand ang motor. May mga konting hidden gem. Ayan, tanggalin nyo lang yung washer. So, yung dalang washer na yan, ayan, kakabit ulit natin mamaya yan. So, tabit nyo lang kung iwawala. So, kabit na natin yung rim set natin. Kunin ko lang yung axle/ehe natin. So, ayan, kakabit natin yan. So, i-forma na natin. So, yung bolt natin. Yan, medyo nag-aalangan ako dyan. Parang tatama siya sa caliper. Pero tingnan natin mamaya. Hopefully, hindi siya tumama sa caliper kasi medyo dikit siya halos eh. Kasi medyo parang pa-pyramid yung tornilyo. Huwag niyo kakalimutan. Kabit yung rubber damper. Yan. Then, yung sprocket. Huwag nyo rin kakalimutan yung sprocket kasi mayroon din siyang spacer sa loob. Actually, nakalimutan ko siya dito. Yan yung spacer sa likod. Kapit niyan. Nakabit ko na siya tapos. Tsaka ko lang naalala nakita ko. So, huwag nyo kakalimutan yun. So, yun. I-align nyo lang. Then, iabang nyo na yung axle. Unti-unti nyo ipasok. Hanggang sa magderecho. Medyo mahirap siya ipasok. So, konting tapik-tapik lang. Huwag masyadong malakas ang pukpok. Tayo nyo lang makalusot sa dulo. Ayan. Ayan na. So, sumagad na siya. Nice na. Okay naman siya, walang damage. So, ibalik nyo na yung adjuster. Ikutin nyo muna para makita natin kung okay ba. So, hindi tumatama yung tornilyo. Tingnan natin pag nahigpitan na natin. Ayan. Konting gigitna na natin siya. Okay. So, once nagitna na natin, pwede na natin ikabit yung kadena. So, yan. Ito yung maganda sa kadena. Kaya ako siya sinasagad yung adjuster. Madali ikabit yung kadena. Didikit nyo na siya sa ibabaw din. Paikutin nyo lang. Diba? Hindi nyo na kailangan hawakan yung kadena. Sakto na agad siya. So, okay na. So, yun nga. Yung washer, ibabalik natin yan. Left and right side. Kailangan kasi yan. Hindi pwedeng walang washer yan. Siluluwag siya. So, ito yung bolt sa left side. Kabit natin. Sa right side. Yung left side, kabit na rin natin. Yan, gamitin nyo lang muna yung daliri sa paghigpit. Sa left and right side. Then, pag medyo isakto na natin siya, unti-unti na natin ibalik sa dati yung adjuster natin. So, para bumalik siya sa pwesto niya. And mabatak yung chain niya. Alin lang. May mga guhit naman dyan. So, yung mga nagdi-DIY, medyo madadali na dito.
may mga guhit naman sa swing arm yan para mapantay natin ng tama. So yan, i-diretso na lang yung pag-a-align hanggang sa makuha nyo yung tamang sukat. So, silip-silipin nyo lang yung guhit. Mapantay nyo rin yan. Tiyaga lang, konting tiyaga lang talaga. Yan kung okay na. Ganda rin yung ipot ng gulong. So yung kanina pinoproblema ko na tornilyo kasi medyo nakaangat nga yung ano natin. Parang tatama siya dun sa bracket ng caliper. Hindi naman. Kasi halos gabuhok yan. Pero hindi naman siya tumatama. So buti na lang. Okay, so ito na. O basta para i-align yung axle natin. So ang mahirap na part dito kasi parehong side yung kasi may tornilyo. Hindi katulad ng stock, fix yung isa, then yung sa kabila is may tornilyo. So ito yung pinakamahirap dito, is paano siya mapantay. So tsaga-tsaga lang din, konting pihit, silip-silipin nyo yung distansya yung kung ano yung nakalabas. So wala, yung nigpitan natin wala pa rin tumatama. So since mahigpit na yung tornilyo, higpitan ulit natin tong washer, adjuster. Pag hindi natin kasi nigpitan yan, minsan lumuluwag yan eh. Kasi magugulat ka na, may kumakalog sa likod, pero ano pala yung adjuster pala yun. So kahit nahigpit na siya, higpitan pa natin lalo. Pag nakalock na yung gulong sa ehe, higpitan pa rin natin siya. So ayan o. So kakabit na natin yung Allen lock sa dulo ng axle natin. Yan. So lang natin na tamang higpit lang, huwag sobrang higpit kasi baka ma-lost thread. So, tamang higpit lang. Okay. Yan. Nice na. Ganda. So yung ehe tsaka rim set naman sa harap ay kakabit natin. So, yan, tabi lang natin yung rim set. So baklasin na natin to. Yung ehe tsaka yung mags natin. Tanggalin natin. So, ayan. So, ito, mas madali ikabit ito kaysa sa likod eh. So, ito kasi, ayan, may ano rin yan, may washer din. So, tanggalin natin yung ehe. Okay, so, iisa lang yung washer natin. So, baka hindi na natin ikabit yun. Ito yung ano so tanggalin na natin to. Ilapit lang natin tong rim set natin kasi solo lang tayo. Pag medyo malayo mahirapan tayo abutin. Tabi nyo lang yan para kung solo kayo medyo mahirap yan. So yan, tanggal na. Okay, medyo madali lang naman to kumpara mo dun sa likod. So yan, abang nyo lang. Then kabit nyo yung spacer. Huwag nyo kalimutan yung spacer. Then sakto ipasok nyo na yung ehe. So minsan kailangan nyo pantayin yan. May spacer yung rim, spacer ng rim set minsan tumatabi nga eh. So para maipantay nyo yun, pasukan nyo lang ng screwdriver, then kalag-kalagin nyo lang din para mapasok yung ehe. Kasi yung ano, rim set minsan yung spacer sa likod nalalaglag. So yan, konti lang yung nakalabas sa left side. So tama lang na huwag muna natin kabitan. Huwag na natin kabitan ng washer. Total, isa lang din naman yan. Washer na yan. Huwag na natin kabit. Di naman basta-basta luluwag. So retso na tayo. Rekta na tayo sa tornilyo. Saka dun sa lock. So, kabit na natin yan. So higpitan na natin ito. So dapat dito, ganoon din katulad sa likod, kailangan higpitan natin ang tama. So dapat mapantay natin siya para hindi siya tabingi, nakausli sa kabila. Maikli sa kabila, nakausli sa kabila. So sakto lang natin. So ito sa harap, medyo saktuhan lang yung halos. So lubog. Lubog yung dulo ng ehe sa tornilyo. Medyo lubog siya na konti. Hindi katulad sa likod, medyo sobra. So mamaya papakita ko sa yung sa likod kasi sobra.
Check na lang din kung umiikot ng maayos yan. Okay naman siya. So, kabit na natin itong lock ng allen sa dulo. So, last na to. Ayos na. Tapos na tayo. So, higpitan lang natin ng tama. Huwag sobrang higpit. Huwag din sobrang luwag. Ayan. Tama lang. Alright. Okay na. Tapos na tayo. So, yan. Ang ganda. Ito yung sa harap. Saktong-sakto yung lock. Nakapatong sa bolt. Ito sa likod. Medyo nakaangat eh. Oh. Pero okay lang. Hindi naman siya halata. Tsaka walang maging problema. So, ayan. Oh. Nice. Ganda. Ganda.